So ngayong araw nga itong Los Angeles Lakers ay sinign ang kanilang dalawang undrafted na player mula sa 2021 NBA Draft at sila nga itong si Mac McClung at si John D. Brown. Siguro ay na-impress nga itong Los Angeles Lakers or nagalingan sa dalawang player na ito matapos ang kanilang performance ngayon sa Summer League. At itong ang player na si Mac McClung ay nabansagan na din ng mga ilang Lakers reporter at ng mga NBA fans at especially mga Lakers fans na ito nga daw ang the next Alex Caruso dahil yung kanyang hustle nga sa depensa ay malak Caruso, yung kanya ring galing sa pag-steal ng bola at yung IQ niya nga daw or yung talino niya sa depensa ay mala Alex Caruso. Pero hindi naman sila 100% na parehas na parehas. Yung obvious na diferensya, yung kanilang height ay mas matangkad nga itong si Alex Caruso at mas malaki ang katawan. Pero ito namang si Mac McClung ay may kalamangan niya dito kay Alex Caruso. Dahil ito ang si McClung ay hindi lang basta magaling na defender, kundi parang halo-halo nga ang kanyang laro. Kaya niyang umiscore ng sarili niya, kaya niyang gumawa ng sarili niyang puntos, siya rin ay playmaker at yun nga kanina, siya nga rin ay medyo magaling na defender. At ito, panoorin niyo nga ilan sa mga highlights niya ngayong Summer League. So tingnan nga natin kung tama ang naging maagang bansag ng mga Lakers reporter, mga NBA fans at Lakers fans dito kay Mac McClung. Siya daw ang the next Alex Caruso ng Los Angeles Lakers. At sa ating next balita naman, tungkol ito dito sa bagong sign na si Kelly Oubre Jr. Dahil bago pala siya talaga mag-sign dito sa Charlotte Hornets ng 2-year deal, ay meron na nga in-offer ang Los Angeles Lakers sa kanya. Meron na nga ang kontrata na ibinigay dito kay Kelly Oubre ang Los Angeles Lakers. Pero sa huli ay hindi niya nga yun tinanggap. Mas pinili niya siguro ang mas malaking pera at mas malaking role dito sa team ng Charlotte Hornets. Pero hindi nga lang Los Angeles Lakers ang nagbigay na ng offer dito kay Kelly Oubre. Ganun na nga rin ang Los Angeles Clippers, ang Milwaukee Bucks, ang Brooklyn Nets, pati na nga rin ang Portland Trail Blazers. So mukhang ang mas pinili talaga nito ni Kelly Oubre ang magandang role at mas mataas na pera, mas mataas na sahod sa team ng Charlotte Hornets. At sa panghuling balita natin ngayon sa NBA, ito nga ay tungkol sa former NBA player na si Isaiah Thomas. Dahil matapos nga siya na umiscore ng 81 points sa liga nito ni Jamal Crawford, ay ito, naiyak nga siya at sinasabi na sinukuan nga daw siya ng mga NBA teams. At mukhang sobrang lungkot nga nito ni Isaiah Thomas dahil gusto niya nga maglaro sa NBA pero walang mga NBA teams na kumukuha sa kanya. Kaya nga ito, emotional nga siya matapos nga yan na umiscore nga siya ng 81 points at nung nakaraang game nga nila, 61 ang kanyang iniscore. So feeling niya siguro na deserving nga siya sa isang NBA roster pero sa kasamaang palad ay wala nga kumukuhang NBA team sa kanya. So yun nga lamang guys para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday para tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!